Isang undefeated na Pinoy mga tol, inulat ang kalabang Hapon mismo sa harap ng kanyang mga kababayan. Malupit na desisyon ang ginawa ng ating kababayan mga tol, ang pag-akyat ng dalawang timbang na pagitan at pinabagsak ang tigasing Japanese fighter. Ngunit bago yan, welcome mga tol dito sa ating Munting Channel. Ang pag-click mo sa subscribe at bell icon ay sapat na suporta na para sa akin at ma-update kita sa mga bago nating uploads araw-araw. Ngayon mga tol, panoorin natin kung paano tinapos ni JR Inson na tubong Panabo City, Davao del Norte ang Hapon na si Ryuta Yada na kahit bumagsak na ayaw pang bilangan ng referee. Ito ay laban na plano sanang dayain ang ating kababayan. Ang laban ng Inson may kartadang 13 wins walang talo at may 9 knockouts kontra sa Japanese fighter na si Yada may 12 wins, 4 losses at may 10 knockouts. Ito ay ginanap mismo sa balwarte ng Hapon sa Aegon Arena, Osaka. Ito ay para sa bakanting WBO Asia Pacific Welterweight title noong 2016. Sa pagbungad ng unang round mga tol, naka-southpaw stance ang Pinoy at orthodox naman ang Hapon. Maagang nagpalitan ng mga malalakas na suntok ang dalawang fighters na parehong gusto kaagad makakuha ng impresibong knockouts. Sarap ito mga tol, maagad matake ang Pinoy, pinuntarian nito ang bodega ng Hapon na si Yada. Ngunit hindi naman nagpatinag ang Hapon kung saan nagpakawala ito ng mga malalakas na right straight. Sa round 3 mga tol, agresibo pa rin ang Pinoy na napabagsak ni Inson ang Hapon mula sa mga kombinasyon ngunit nakatayo naman ito agad. Nakapatama din ang mga sulid na kanan ng Hapon na gustong bumawi sa round na ito. Sa round 4 mga tol, gustong umatake ng Hapon ngunit sinalubong siya ng mga counter ng Pinoy. Maganda ang pinapakita ng Hapon sa round na ito.
dito sa round 5 mga tol, napabagsak ni Insun si Ryota Yada mula sa mga kombinasyon, ngunit hindi man lang ito binilangan ng referee. Gusto nang tapusin ng Pinoy sa round na ito, ngunit napakatibay pa rin ng Hapon. Sa round 6 mga tol, maagang nakapatama ang Pinoy, ngunit sigawan ang mga fans ng Hapon nang bumawi ang kanilang pambato. Bumagsak na naman ang Hapon dito, ngunit ayaw bilangin ng referee. Sa round 7 mga tol, tuloy ang sigawan ng mga Japanese fans dahil maagang nakapatama ang kanilang fighter. Isang sulid na kaliwa ang nagpabagsak ng Hapon sa harap mismo ng referee, ngunit nakakagulat na hindi ito binilangan. Ngunit dahil sa kagagawa ng referee mga tol, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahinga ang Japanese fighter kahit na hilong-hilo ito. Kaya dito na siya tinuluyan ng Pinoy, bagsak ulit at binilangan na ng referee. Nakatayo man ngunit nagpagiwang-gewang, pinabagsak ulit ito ng Pinoy at dito na nagdesisyon ang referee na itigil na ang laban. Panalo ang ating kababayan mga tol by technical knockout sa labanang plano pa sanang dayain. Sa iyo namang opinion mga tol, tama ba na bumagsak ang Hapon at hindi ito binilangan ng referee? Ilagay lang inyong sagot sa comment section para mabasa natin yan isa't isa. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe para ma-update kita sa mga bago nating uploads araw-araw. Og shoutout sa tanang mga Bisaya diha, channel nato ni Bay.